Barangay Love Stories. Kanya-kanya tayong paraan ng pagpaparamdam ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan nga lang yung paraan na gusto nila mula sa atin ay iba sa paraan na gusto nating gawin sa kanila. Ikaw kapuso, ano ang love language mo pagdating sa relasyon? Dear Papa Dudut, ang bawat isa ay may kanya-kanyang love language. At dahil magkakaiba tayo ng personality ay magkakaiba rin tayo ng paraan kung paano magpakita ng pagmamahal para sa isang tao. At hindi lahat ng paraan na yon ay kayang i-appreciate ng iba. Lalo na kung hindi natin kayang ibigay sa kanila ang kung ano man ang gusto nilang makuha mula sa atin. Kasi madalas mga kapuso ay mahirap mag-adjust sa mga bagay na hindi natin talaga nakasanayang gawin. Hi Papa Dudut, just call me Fred, 32 years old. At nagtatrabaho sa isang back office ng mall dito sa Alabang. Avid listener niyo rin po ako since college student pa lamang ako at sigurado ko na may aral din namang may bibigay itong kwento ko. Lalo na nga at ikinasal ako na isang certified virgin. Pero hindi naman tungkol sa virginity ko itong kwento ko, kung hindi sa love story namin ng babaeng sobra kong mahal, Papa Dudut. Mula college hanggang sa makapagtrabaho na ako ay dalawa lang ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. At pareho kong sineryoso ang mga nakarelasyon ko na yon. Pero siguro hindi ko pa talaga priority noon ang pag-girlfriend. Kaya tumagal lang ng 2 taon ang relasyon namin ng first GF ko. At 1 taon naman sa second GF ko. Mula noon ay mas nag-focus na lamang ako sa trabaho at paminsan-minsan ay pag-gimmick namin ng mga kaibigan ko. Ayos naman kahit papaano ang ganung buhay, Papa Dudut. Pero dahil lalaki ako ay hindi maiiwasan na tuksohin ako ng mga kaibigan ko dahil sa pagiging single at virgin ko, Papa Dudut. Happy birthday, paring Fred! Cheers! Salamat, Andre. Grabe, ang hihina talaga uminom ng ibang katrabaho natin. At kung kailan naman ako ng libre, tsaka pa sila maaga nagsiuwian. Paano? Mga takot sa misis nila kaya hindi pwede magpakalasing. Kahit wala naman tayong pasok sa trabaho bukas. Ikaw ba, pare? Hindi ka takot sa misis mo? Takot din, syempre. Pero dahil wala nga tayong trabaho bukas, ako na lang maglalabat, maglilinis ng bahay namin para hindi na siya magalit sa akin. Ganun ba yung diskarte para hindi magalit ang mga misis sa pag-gimmick ng mister nila? Depende sa magiging asawa mo. Yung misis ko naman kasi, madali lang lambingin kaya mabilis na nawawala ang init ng ulo niya. Ah, okay. Swerte mo pala sa kanya kung ganun. Maswerte talaga ako kasi pinakasalan ako ng babaeng mahal ko. Ikaw ba, Fred? Kailan mo plano mag-asawa? Kapag nagka-girlfriend na ako. Eh kailan mo ba plano mag-girlfriend? Nakakatatlong anak na ako, bokeha ka pa rin hanggang ngayon. Darating din ako dyan. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ka nga nagmamadali, pero yung Jun-Jun mo, malapit nang pumurol sa sobrang tagal mong humanap ng babae. Grabe ka naman sa akin. Bakit? Totoo naman ah. Eh di ba nga, wala ka pang kahit anong sex experience? Bakit naman napunta dyan ang usapan? Birthday na birthday ko, inaasar mo pa ako. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ikaw naman kasi, napakapihikan mo sa babae. Oh, hindi ah. Sus, hindi raw. Eh di sana pinatulan mo na yung opisina natin si Almira. Halata naman kasi patay na patay sa'yo yung babae na yon. Hindi ako pihikan. Pero syempre, may taste din naman ako pagdating sa babae na gusto ko maging girlfriend. Bakit? Maganda naman si Almira.
Morena, matangkad at pang model ang katawan. Maganda at sexy nga. Pero halos 50% ng lalaki sa opisina natin dumaan na sa kanya. So ayun nga, hindi ka choosy pero may issue lang sa past ng mga babae. Alam mo, hindi mo na dapat iniisip kung nakailang boyfriend na ba sila o ilang lalaki na nakakama sa kanila. Sa panahon ngayon, Fred, wala ka na makikitang virgin lalo na sa edad natin. Hindi naman ako naghahanap ng virgin na babae. Basta matinulang tsaka hindi malandi. Ayos na sa akin yun. Ay, makapag-yosi nga muna sa labas. Gusto mo sumama? Hindi na. Hihintay na lang kita bumalik dito. Ubusin ko na itong mga natirang alak sa lamesa. Okay, sige. Uy! Ay! Naku! Sorry! Pasensya na, miss. Nagkasabay pa tayo sa pagtulak nitong exit door. Ayos lang. Ay, teka. Buksan ko. Sige, miss. Mauna ka na lumabas. Salamat. Ay, nakahinga rin ng walang halong amoy ng alak at sigarilyo. Pumunta ka rin ba dito sa labas para magpahangin? Ha? Oo, kasi masyado ng amoy alak at sigarilyo sa loob eh. Talaga? Eh bakit may hawak ang lighter at yosi? Ay, hindi ko pala nabulsa agad to. Ang totoo, lumabas talaga ako dito para mag-yosi eh. Pero hindi ko na itutuloy. Para di maabala paglanghap mo ng hangin dito sa labas. Nax, ang bait naman ni Kuya. Ganun talaga kapag maganda ang kausap ko. Miss, total naman pinagbigyan kita na makalanghap ng medyo fresh air. Baka pwede mo rin akong pagbigyan na malaman ang pangalan mo. Siyempre naman, pwede. I'm Nova. Ikaw? Ako naman si Fred. Nice to meet you, Nova. Papa Dudut, sa unang tingin ko pa lamang kay Nova ay aaminin ko na attracted na ako kaagad sa kanya. Sino ba naman kasing hindi ma-attract sa ganda ng itsura niya? Singkitin ang kanyang mga mata, matangos ang ilong, makinis ang kutis at malaki pa ang kanyang hinaharap. Kaya natuwa ko nang hindi niya ipagdamot ang cellphone niya pati na rin ang pangalan niya sa Facebook. At mula noon ay palagi na kaming magkausap, mapa-video call man o text. Nang linggo rin na yon ay niyaya ko nang makipag-date si Nova at pinaunlakan naman niya ako, Papa Dudut. Nasundan ang mga date na yon kaya unti-unti ko pa siyang mas nakilala. Bukod sa pagiging maganda at sexy niya, yung pagiging mahinhin niya ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Para siyang hindi makabasag pinggan kapag magkausap kaming dalawa. Lalo na nga nang minsan ko siyang sinama sa isang family gathering namin at nakilala siya ng pamilya ko. Sobrang gusto ko na kagad siya at maging ang mga family members ko kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Kaya naman sinaga ko pa ang panliligaw ko kay Nova, Papa Dudut. Iniahatid sundo ko siya sa opisina at bahay nila na hindi naman kalayuan sa place ko. Kilala na rin ako ng mga magulang niya bilang manliligaw niya. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan, sinagot na rin niya ako at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Sobrang saya ko noon lalo na sa bawat araw na lumipas na girlfriend ko siya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko siyang minamahal, Papa Dudut. Happy anniversary, sweetie! Happy anniversary din, sweetie! Grabe, ang bilis ng panahon, ano? Biruin mo, naka-isang taon na kagad tayo. Oo nga eh. Parang kailan lang nung na-love at first sight ako sa'yo. Love at first sight talaga? Oo, sweetie. Yun ang naramdaman ko nung gabi na sabay nating matulak yung exit door sa may resto bar. Kung saan tayo nagkakilala? Kaya nga napatitig na lang talaga ako sa'yo bago kita pinaunang lumabas ng pinto. Kaya ka rin ba hindi nag-yosi nun para hindi ako ma-turn off sa'yo? Oo, kaya lang, hindi ko naman kaagad naibol sa yung yosi tsaka yung lighter.
Nakita mo tuloy. Ayos lang kasi nag-effort ka namang hindi sindihan ng Yossi mo nung gabi na yon para lang makuha yung pangalan ko. At nag-effort din ako na itigil ang bisyo ko dahil ayaw mo nang niyayakap kita na amoy sigarilyo ako. Isa talaga yun sa mga dahilan kung bakit sinagot kita kagad. Kasi chinagamo talaga na hindi gawin ng mga kinasanaya mong bagay na hindi ko talaga gusto kagaya nga ng paninigarilyo. Tama ka naman kasi. Walang maidudulot na maganda ang Yossi sa katawan ko. Kesa sa alak at sigarilyo, mas okay pang gawin kong bisyo ang pagmamahal ko sa'yo. At humugot line na naman po ang sweetie ko. sweetie siya nga pala. Good job ka sa resto na to. Ang sarap ng paella nila dito. Yan talagang bestseller nila dito. Pero alam mo, mas masarap pa rin yung niluto mong kare-kare nang pumunta ako sa bahay nyo. Ang layo naman ng paella sa kare-kare. Talaga kasi hindi ko makalimutan ang lasa ng niluto mo na yun eh. Sobrang the best. Kung pwede nga lang, pakasalan na kita nun. Para araw-araw ko na natitikman ang mga luto mo. Huwag mo akong binibiro ng ganyan ha, baka seryosohin ko yan. Oh, bakit ganyan ka makatitig? Parang matutunaw naman ako. Sweetie, pakasal na tayo. Uy Fred, seryoso ka ba dyan? Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan. Kakainis ka. Seryoso ako sa sinabi ko, Nova. Wala pa akong singsing ngayon pero gusto na talaga kitang pakasalan. Kung gusto mo nga, dumiretso na tayo ng simbahan ngayon para mapakasalan na kaagad kita eh. Sige na nga. Anong sige na nga? Kanina inaalok mo ako magpakasal na tayo. Ngayon naman na sumagot ako, parang ayaw mo pa. Uy, wala akong sinabi na ayaw ko ha. Pero ang ibig mo bang sabihin? Oo Fred, magpapakasal ako sa'yo. Woo! Salamat! Salamat Nova! Salamat talaga. Mahal na mahal kita. At ngayon pa lang, pinapangako ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng pagpili sa akin bilang lalaki makakasama mo sa habang buhay. Papa Dudut, siguro nga para sa iba ay masyado pang maikli ang isang taon para alukin ko ng kasal ang girlfriend ko na si Nova. Pero doon din naman kami papunta kaya bakit ko pa patatagalin? Pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho. Ramdam ko rin naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa at mahal namin ang isa't isa. Kaya wala nang kahit na anong dahilan para hindi pa kami magpakasal, Papa Dudut. Siyempre marami rin sa mga kakilala at kaibigan namin ang nagulat nang malaman nilang magpapakasal na kami ni Nova, Papa Dudut. Akala pa ng iba ay buntis ang girlfriend ko dahil parang biglaan daw ang desisyon namin na pagpapakasal. Pero palagi kong sinasabi at proud na sabihin na imposible pang mangyari yon. Dahil ni isang beses ay wala pang nangyayari sa amin ni Nova. Para sa ibang lalaki siguro nakakahiya ang bagay na yon. Yung hindi sila makascore sa babae na karelasyon nila. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na ang pagtatalik ay dapat na ginagawa pagkatapos ng sagradong kasal ng dalawang taong nagmamahalan, Papa Dudut. Papa Dudut, mabilis naming naasikaso ni Nova ang mga papeles at iba pang mga kailangan para sa kasal namin. Ganon talaga siguro kapag porsigido ka na gawin ang isang bagay. Wala ka nang sasayangin na sandali o mga oras, Papa Dudut. At isa rin sa mga napakabilis na pagproseso na para sa kasal namin ni Nova ay yung pagsabay ng girlfriend ko sa effort na ginagawa ko. Hindi rin kasi madali kapag mag-isa ka lamang na kumikilos. Maraming kailangan na lakarin at kausapin na mga tao. Pareho po naming inasikaso ni Nova ang mga requirements para sa kasal namin. Ang venue ng reception at ang simbahan kung saan ay gaganapin ang napakahalagang seremonya sa buhay namin. Pareho kaming excited na maging opisyal ng mag-asawa. At pagkalipas nga ng 3 buwan, natuloy na ang aming pag-iisang dibdib. Simple lamang ang naganap na kasalan, hindi bongga, pero kasama naman namin ang mga taong espesyal sa buhay namin ng asawa kong si Nova, Papa Dudut.
Wow! Ang ganda naman itong room na binook ng ate mo dito sa resort para sa honeymoon natin, sweetie! Ako na lang kasi wala pang asawa sa aming apat na magkakapatid, di ba? Kaya binonggahan talaga nilang regalo para sa honeymoon natin kasi excited sila na magkaroon ka ng sariling pamilya. Oo nga eh. At iba pa yung appliances na niregalo nila para doon sa bahay na titirhan natin. Grabe, sobrang spoiled naman natin sa mga kapatid mo. Sobra talaga. Naalala mo nung pinaalam natin sa kanila ng parents ko na ikakasal na tayo? Halos magpalakpakan sila sa tuha, di ba? Naalala ko yun. Tapos nagunahan pa sila sa pagkuha ng mga sasagutin nila sa kasal. Ang bait talaga ng pamilya mo, sweetie. Masaya lang sila kasi sa wakas, may misis na ako. Payakap nga ako sa asawa ko. Eto, ayokapin din kita ng sobrang higpit. Matagal na kitang nayayakap pero iba pala talaga kapag asawa mo na yung nakakulong sa mga braso mo. Ang sarap. Excited na nga ako eh. Excited saan? Siyempre, sa unang gabi ng honeymoon natin. Excited na ako mag-enjoy at mapagod. Ako rin excited na. Pero nakakapagod pala talaga ang ikasal, no? Nangawit yung mga paa ko. Tsaka nagutom talaga ako kanina. Bakit ka naman nagutom? Marami namang pagkain dun sa reception natin, ah. Oo nga, pero hindi naman ako nakakain ng maayos. Kasi buong araw kinakabahan ako. Ay teka, pagkain mo yung nasa may maliit na lamesa na malapit sa bintana? Oo yata, kasi parang may laman yung mga plato na may takip. Lapitan ko nga sandali. Alisin ko na yung mga nakatakip sa plato. Mga pagkain nga to, sweetie! May fried chicken, pasta, salad, tsaka may wine pa, oh. Huwag mong sabihin na uunahin mo pa ang mga pagkain na yan kesa sa akin. Nagugutom na kasi talaga ako. Mamaya ka na kumain. Dito na muna tayo sa kama. Susubo lang ako ng konti dito para magkalaman ng sikmura ko. Ikaw ba? Hindi ka nagugutom? Parang nakita ko na konti lang din ang kinain mo kanina eh. Nagugutom? Pero mas gusto ko na magyakapan muna tayo dito bago kumain. Lika na dito, sweetie. Mamaya na. Ubusin ko lang tong isang hita ng fried chicken dito. Mamaya mo na ubusin yan. Gusto na kitang katabi sa kama. Sandali na lang talaga. Lalagyan ko lang ng laman ng kumakalam na sikmura ko. Nagugutom ka ba talaga? O kinakabahan ka lang? Ha? Ako? Hindi ako kinakabahan ha? Teka, iinom lang ako ng wine sandali. Woo! Ayan, ready na ako. At dapat ready ka na rin, misis ko. Huh? Ay, ano ba yan, sweetie? Bakit mo naman ako biglang binuhat? Para ipakita sa'yo na hindi ako kinakabahan. At mas lalong excited na rin ako na mayakap at makagat ka, sweetie. Ibababa na kita sa kama. Pakis nga ako. Huwag mo kong halikan dyan sa may tenga ko. Ano ka ba? Hindi. Dito kita sa tenga hahalikan. Malakas ang kiliti ko dyan. Pambango-bango ng tenga mo, sweetie. Fred! Papa Dudut, grabe talaga ang kaba ko ng gabi na yon. Gusto ko na nga sanang daanin sa pagkain ang matinding kaba na nararamdaman ko pero sadyang naging mapilit si Nova kaya pinagbigyan ko na siya. Halos manginig nga ang mga tuhod ko at pati na ang buong katawan ko habang papalapit na kami sa kama. Pero syempre, ayaw ko namang mapahiya sa misis ko kaya pilit ko yon na hindi pinapahalata. Ewan ko lang kung magaling ba akong umarte na hindi kinakabahan sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Basta, in-apply ko talaga ang lahat ng ni-research ko sa internet para mapaligaya ang misis ko. Mukha namang nagtagumpay ako na gawin yon, Papa Dudut, dahil hindi na kami halos nakapaghapunan dahil sa ilang beses na ginawa naming pagroromansahan. Papa Dudut, doon ko lang nalaman na mas agresibo pala si Nova pagdating doon kumpara sa akin. Kahit pareho kaming walang experience ay halos siya ang trumabaho sa buong magdamag.
Mas marami nga rin siyang alam na pwesto, galaw o paraan ng paghalik. Kaya naman enjoy na enjoy talaga ako. Pilit ko namang sinabayan ang energy niya para kahit papaano ay hindi ako mapahiya sa unang gabi namin. Ganon pala talaga sa first time. Lahat nakakakaba. Pero talaga namang napakasarap sa pakiramdam, Papa Dudut. Sweetie, tapos ka na ba magluto ng beef steak? Patapos na, sweetie. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman, pero tapos na rin kasi ako magtupi ng mga damit natin dito sa sala. Okay, kung hindi ka naman busy dyan, tikman mo na tong niluto ko kung pasado na sa panlasa mo. Sige. Sinunod ba lahat ang bilin ko sa pagluto ng beef steak lalo na pagdating dito sa karne ng baka? Opo, kinakabahan na nga po ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi pumasa sa panlasa mo tong luto ko eh. Masasayang lang. E sino ba kasi nagpresinta na magluto para sa hapunan? Ako. Pero kaya ko lang naman ginawa yun kasi ang dami mong nilabhan kanina. Nahiya ako kaya nagpresinta na lang akong magluto kahit di naman ako marunong. Ako naman ang nakatoka na maglabas sa araw na to, diba? Kaya ayos nang yun. Pero sige, titikman ko na tong niluto mo. Eto, sweetie oh. Ipaglalagay na kita ng konting sabaw at karne dito sa maliit na mangkok. Tipan ko na muna para hindi masyadong mainit. Ito na ang isang kutsarang sabaw na may konting karne, sweetie! Mmm! Mmm, mukha namang ayos ang lasa nito. Sakto yung asim tsaka yung alat ng sabaw. Tapos malambot na rin yung karne ng baka. Talaga? Pasado na ba sa panlasa mo? Oo! Ayos! Akala ko mapapahiya ako sa first beef steak ko eh. Papatayin ko na tong apoy sa kalan para makapaghain na ako. Sweetie, mamaya ka na maghain. Oh, bakit mo ako niyakap? Teka, amoy pawis na ako. Ayos lang yan. Lika, doon tayo sa may lamesa. Sandali, kukuha lang ako ng mga plato at baso. Mamaya na nga, sweetie. Sumunod ka muna sa akin. Halika, dito tayo sa may lamesa. Oh, hubarin mo na yung t-shirt at shorts mo. Ha? Sumunod ka na lang sa akin. Sige, eto na. Oh, nahubad ko na. Yan. Tapos, humiga ka na dyan sa malapad nating lamesa na wala pang kahit anong nakalagay. Oh, okay. Oh, ito. Nakahiga na ako. Tapos ano nang... Uy! Nova! Anong ginagawa mo? Tapos, lalagyan natin ng chocolate at strawberry syrup itong katawan mo. Alam ko, pero bakit mo ginagawa yan? Napanood ko kasi na masaya raw gawin to ng mag-asawa dito sa ibabaw ng lamesa. Lalagyan ko ng mga pagkain yung katawan mo. Tapos kakainin ko hanggang sa ikaw naman ang gawin kong pagkain. Pero ang lakit kasi sa balat. Ayos lang yan. Ganyan daw talaga sa simula eh. Pero mag-e-enjoy ka rin. Kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko sa'yo, sweetie. Papa Dudut, nabanggit ko kanina na mas agresibo si Nova kumpara sa akin pagdating sa pakikipag-romansahan. Pero hindi ko alam na mahilig din pala siyang mag-explore. Marami siyang gustong gawin namin na may kinalaman sa pagsisiping. Minsan pa nga ay nag-play siya ng malaswang video at sasabihan niya ang mga napapanood namin doon. Wala namang kaso sa akin yon, kaya lang may mga oras kasi na naiilang na ako sa gusto niyang mangyari. Oo, nag-i-enjoy ako kasi lalaki ako, pero may mga pinapagawa kasi siya sa akin na hindi ko nababanggitin pa dahil masyado na talagang malaswa at sensitibo na minsan ay hindi ko kayang gawin talaga. O kung ginagawa ko man ay hindi ko pinapahalata na napipilitan lamang ako
dahil ayokong mainis o madismaya sa akin ang asawa ko, Papa Dudut. At alam ko na obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko pagdating sa kama at sa mga bagay na trip niyang ginagawa naming dalawa na magkasama, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, siguro nga ay ganon talaga ang mag-asawa sa unang taon ng pagsasama nila. Masyadong ma-explore sa iba't ibang bagay. Lalo na nga at pareho kaming walang karanasan ni Nova sa sex bago kami may kasal. Nagkataon lang na mas ma-explore talaga siya sa akin. Hindi ko pala nabanggit na mas matanda nga pala si Nova ng 3 taon kesa sa akin. At ako ang kanyang naging kauna-unahang boyfriend noon. Kaya naman ako rin ang kanyang naging first kiss, ang first sa lahat-lahat pagdating sa pakikipag-relasyon. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ko na siya na ang babaeng para sa akin. Dahil pareho kami ng paniniwala na ang pagsisiping ay sagrado at dapat na ginagawa kapag kasal na ang dalawang tao. Yun din ang naisip kong dahilan kung bakit sa aming dalawa si Nova talaga ang mas mahilig o ma-explore pagdating sa pakikipagsiping. Dahil gusto niyang maranasan ang mga bagay na dati ay naririnig at napapanood lamang niya, Papa Dudut. Hello, sweetie? Nasa bahay ka na ba? Oo, kakauwi ko lang. Mabuti naman. Bakit mo pala natanong? Pauwi ka na rin ba? Hindi pa eh. Meron kasi kaming overtime kaya malilito ko nang uwi sa bahay. Ay, ganun ba? Sayang naman kasi plano ko sana magluto ng masarap na ulam para sa hapunan. Magluto ka pa rin kasi kakainin ko naman yung pag-uwi ko mamaya. Hindi pa ako nagdi-dinner dito. Tsaka kape lang yung minerienda ko kanina. Medyo gutom na rin talaga ako, pero dyan na lang ako kakain sa bahay. Okay, sige. Magluluto na rin ako pagkatapos ko magbihis. Basta mamaya ha. Anong meron mamaya? Alam mo na yun. Friday ngayon, kaya kailangan may lakas ka pa rin pag uwi mo dito ha. Ah. O sige na, baba ko na rin tong tawag. Text mo na lang ako pag pauwi ka na ha. I love you. I love you too, sweetie. Bye. Ang sweet namang mister nitong kaibigan ko. Ganun talaga, Andre. Sabi mo nga, para maiwasan na magtampong misis natin, kailangan lagi silang updated, lalo na sa schedule natin sa trabaho. Mukhang marami ka natutunan sa akin ah. Pero kamusta ba ang buhay may asawa? Nag-enjoy ka ba o parang nasasakal ka na kagad? Nasasakal talaga? Oo! Oh! Yun kasing naririnig ko sa ibang kaibigan kong lalaki na nagpakasal na. Sa laki ng adjustment na nangyari sa buhay nila, para raw silang biglang nasakal sa ginagawa ng misis nila. Grabe naman yung ibang kaibigan mo. Baka hindi pa sila handang magpakasal kaya nasabi nila yon. Pero para sa akin, hindi ako nakakaramdam ng ganyan kasi hindi naman mahigpit si Nova sa akin eh. Kaya lang, nakakapagod din palang maging lalaki, no? Ha? Anong ibig mo sabihin, Fred? Eh kasi diba, obligasyon natin na paligayahin ang asawa natin, lalo na pagdating sa kama. Oo, syempre. Kasi nga, tayo ang lalaki at tayo ang dapat na mas nagtatrabaho pagdating sa bagay na yon. Ayun na nga, doon ako pinaka napapagod sa bahay namin. Teka, huwag mo sabihin na sa inyong mag-asawa, yung misis mo madalas sa mga labit kapag magkatabi kayo sa kama. Naku, kung alam mo lang, Andre, hindi lang siya sa loob ng kwarto nangangalabit. Kahit nasa ang sulok pa kami sa loob ng bahay, mahilig mga labit si Nova. Wow, nakakaingit ka naman pare. Samantalang yung misis ko, minsan kailangan ko pang luhuran bago ako pagbigyan. Ayun lang, magkaiba sila ng asawa ko. Pero minsan talaga napapaisip ako kung normal pa ba yung pangangalabit na ginagawa sa akin ni Nova eh. Ano ka ba? Normal lang yan kasi mag-iisang taon pa lang naman kayong kasal.
Dapat nga, ikaw pa yung mas agresibo sa inyong dalawa pagdating sa sex. Huwag mo sabihin na hindi ka nag-i-enjoy sa sexy time yung mag-asawa. Nag-i-enjoy naman ako. Kaya lang, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras eh, nasa mood ako, di ba? Lalo na kapag pagod tayo galing trabaho. Yung tipong pag-uwi ko, gusto ko sana magpahinga muna. Pero hindi ko naman magawa yun. Kasi nga ang gusto ni Nova, sexy time kaagad. Bago kumain at magpahinga. Papa Dudot, syempre, tao lamang ako na marunong mapagod at minsan ay mainis na rin kapag nagpaparamdam ang asawa kong si Nova na magtalik na kami kahit wala pa akong pahinga. Lalo na nga kapag galing ako sa pag-o-overtime sa trabaho. Kailangan ko rin kasing sipagan sa trabaho dahil marami na kaming mga binabayara noon. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa kanya na stress at wala ako sa mood kasi ayokong mapahiya siya. Ayokong mainis o magalit siya sa akin kapag hindi ko siya napagbibigyan. Napakaliit lamang na bagay ang sex para pag-awayan pa naming mag-asawa. Kahit minsan, Papa Dudot, ay hindi ko na talaga naiintindihan kung saan pa ba nanggagaling ang energy niya pagdating sa pakikipagsiping. Kung normal pa ba yung mga trip niya sa kama? Pero sabi nga ni Andre, nasa unang taon pa lamang kami ng buhay mag-asawa kaya normal pa para sa amin ang mag-explore. Ayon nga lang, hindi kami pareho ng paraan ng pag-i-explore ni Nova. Mas wild siya at agresibo na talaga namang hindi ko masabayan. Pero kailangan ko pa rin pagbigyan dahil ayokong magkulang sa kanya bilang asawa niya, Papa Dudut. Grabe! Mas nakakapagod yata ang traffic pa uwi dito sa bahay kesa sa overtime namin kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Nandyan ka na pala, sweetie. Oo, kararating ko lang. Umupo muna ako dito kasi napagod ako sa biyahe. Nakala ko nga, madaling araw na ako makakauwi. Eh alam mo naman kapag Friday, maraming nag-uuwian sa kanya-kanyang mga bahay kaya maiipit ka talaga sa traffic. Sa susunod na Friday, magkukommute na lang ako kesa mag-drive ng kotse. Sayang na yung gasolina ko sa traffic, napagod pa akong mag-drive. Parang ang init naman masyado ng ulo nitong asawa ko. Hubarin ko na nga muna tong sapatos mo para hindi ka na masyadong mainitan. Salamat, sweetie. Hindi ka ba na traffic sa biyahe mo pa uwi kanina? Hindi naman, kasi sakto lang yung paglabas ko sa opisina namin. Wala pang rush hour kaya mabilis lang ang naging biyahe ko. Mabuti ka pa. Kung hindi lang talaga namin kailangan mag-overtime kanina, uuwi na ako kaagad eh. Ay, nagugutom na talaga ako. Nakapagluto ka na ba ng... Huh? Oh, sweetie! Anong ginagawa mo? Ano pa? Eh di tinatanggal ko na rin tong sintro ng pantalon mo. Teka! Hindi pa ako magpapalit ng pambahay ko. Sino bang may sabi na magpapalit ka na? Tinatanggal ko lang tong sinturon mo para maibaba ko na rin tong pantalon mo. Sweetie, pwede bang mamaya na yan? Gutom na kasi ako. Mamaya na tayo kumain. Nakapagluto ka na naman, di ba? Oo. Baka lumamig pa yung niluto mo kaya kumain na muna tayo. Mamaya na nga. Ayan, natanggal ko ng sinturon mo. At pati na rin tong botones ng pantalon mo. Ibababa ko na to, ha? Sweetie, mamaya na nga yan. Kumakalam ng sikmura ako sa gutom. Tsaka ano eh, pagod ako sa trabaho. Mawawala ang pagod mo sa gagawin ko na to. Kaya hayaan mo na lang ako dito, sweetie. Ibaba na natin tong pantalon mo para masimulan ko ng gagawin ko sa'yo. Teka, sandali. Teka lang, sweetie. Mamaya na nga kasi. Iba pa yung gagawin natin ngayon sa gagawin natin mamaya. Kaya alisin mo na yung kamay mo sa pantalon mo. Mamaya na nga kasi. Pagod talaga ako. Ayan. Oh, Nova, ano ba? Aray ko naman! Bakit mo naman ako tinulak? Ah, naku, sorry. Halika,
Aalalahin kitang tumayo. Ay nako! Kaya kong tumayo, huwag mo ako hawakan. Alam mo Fred, minsan talaga hindi na kita maintindihan eh. Nagsasawa ka na ba kagad sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang pagod nga ako. Ilang beses ko na sinabi kanina, di ba? Pagod din naman ako ha. Galing akong trabaho tapos pinagluto pa kita. Narinig mo ba ako nagreklamo sa'yo? Palagi ka na lang ganyan eh. Reklamo ka na reklamo tapos hindi mo pa ako mapagbigyan sa gusto ko. Kasi nga, hindi naman tayo magkasing taas ng sex drive. Sorry kung hindi kita mapagbigyan ngayon. Hindi na kasi talaga kaya ng katawan ko. Pagod ka lang ba talaga? O sadyang wala ka lang sa mood dahil nagsasawa ka na sa akin? Nova, walang ganun. Hindi ako magsasawa sa'yo kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Sana intindihin mo lang na hindi sa lahat ng oras kaya kitang pagbigyan. Oo, obligasyon ko na paligayahin ka dahil asawa mo ko. Pero napapagod din naman ako. Kaya bigyan mo naman sana ako ng konting oras para makapagpahinga. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo bago tayo mag-sex eh. Hindi yung pagka-uwi ko pa lang dito, mangungulit ka na kaagad sa akin. Konting oras lang naman ang pahinga, Nova. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Papa Dudut, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na mainis ng gabi na yon. Napagtaasan ko na ng boses ang asawa kong si Nova kaya nauwi na rin sa pagtatalo ang lahat. Yun pa naman talaga ang iniiwasan ko, yung mag-aaway kaming dalawang mag-asawa. Pero wala naman talagang perpektong relasyon at walang mag-asawa ang hindi nag-aaway. Siguro din ay nagpatong-patong na ang stress ko sa trabaho at sa mga gastusin namin tapos eh dinagdagan pa ng pangungulit ni Nova. Kaya tuluyan akong napuno sa kanya. Alam ko naman na may mali din sa akin lalo na sa mga sinabi ko sa asawa kong si Nova, Papa Dudut. Pero kailangan na kasing malaman ni Nova na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko siyang pagbigyan sa gusto niya. Hindi po pwede na kada kulbit niya sa akin ay may energy ako para sabayan ang taas ng libido niya pagdating sa pakikipagromansa. Oo, tungkulin ko bilang asawa ang paligayahin siya. Pero ang tungkulin na yon ay dapat na ginagawa sa tamang oras. Yon ang pinaliwanag ko sa asawa ko, Papa Dudut, na magkaiba kami ng taas ng energy pagdating sa romansa. Inamin ko na may mga oras na hindi ko na talaga siya nasasabayan at nagsorry ako sa part na yon. Pero sinabi ko sa kanya na sana ay maintindihan niya ako dahil mas nakaka-stress din talaga ang trabaho ko kumpara sa ginagawa niya sa opisina nila. Papa Dudut, nung una ay naramdaman ko na nagkaroon ng hinanakit sa akin ang asawa ko dahil na rin sa mga nasabi ko sa kanya. Pero hindi ko na pinahaba pa ang oras ng tampuhan namin dalawa at sinuyo ko siya hanggang sa magkabati kami. Doon ko mas pinaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang isyo sa relasyon naming dalawa sa mas mahinaon na paraan. Nang gabi rin yon ay mas naging open kami sa isa't isa, tinanggap namin ang mga kamalian namin. Yon ang naging paraan namin para mas maintindihan ang ugali ng bawat isa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay 4 na taon na kaming kasal ni Nova at may 2 na ring anak na babae. Hindi na namin pinagtatalunan pa ang tungkol sa pagsisiping at natatawa na lamang kami kapag binabalikan namin ang napagkwentuhan na mga nangyari sa amin mula sa nakaraan. Yon ang buhay mag-asawa namin. Papa Dudut, kasi hindi naman talaga kailangan na gawing issue ang sex pagdating sa buhay mag-asawa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko sa inyo. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Fred. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.